Don't forget to subscribe my YouTube channel and please enjoy the show. What's up, ulitin ko po, kung papipiliin ka, ibibigay ba sa China ang mga pulo ng Pilipinas sa South China Sea kapalit ng sandamakmak na trabaho ng mga Pilipino? O manatili sa Pilipinas sa mga pulo sa South China Sea kapalit ng pagkawala ng trabaho ng mga OFW? You have 45 seconds, madam. Para po sa akin, isang madaling kasagutan lamang po. Tama pong ibigay ang mga pulo sa ating bansa sa kapalit ng trabaho ng ating mamamayang Pilipino. Bakit, mga kaibigan? Para po sa akin, being specific lang po, ang Pilipinas po ay naghihirap at hindi po natin hawak ang buhay ng mga tao, mga kaibigan. Kaya kailangan po natin magpursigi kung sa para po sa pamilya natin, at ayun po ang aking kasagutan. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan, sabay pa tayo. And here is your question. Makailang beses na din ginamit ng mga Filipino ang makabagong sistema sa pagboto. Ngunit hanggang ngayon ay ramdam pa din ang palpak na sistema. Ano ang masasabi mo rito? Ulitin ko. Makailang beses na din ginamit ng mga Pilipino ang makabagong sistema sa pagboto. Ngunit hanggang ngayon ay ramdam pa din ang palpak na sistema. Ano po ang masasabi mo rito? Maraming salamat po sa magandang katanungan. Ladies and gentlemen, naniniwala ako na dapat lang natin i-try ng i-try ang makabagong sistema sa pagboto. Bakit? Lahat naman po nagsisimula, lahat ng pagiging perpekto nagsisimula sa pagka-try. So let us try and try hanggang sa makuha natin ang perpektong sistema ng pagboto. And I thank you. Thank you so much, candidate number 2, Ms. Mariel Rodriguez Padilla. Maraming salamat, candidate number 2. And now let's proceed to our candidate number 3, Ms. Janine Tugonon. So ito po ang iyong katanungan. Dapat bang maging mandatory ang ROTC sa mga kabataang may edad na 18 hanggang 24? Ulitin ko po, dapat bang maging mandatory ang ROTC sa mga kabataang may edad na 18 hanggang 24? Oo naman po, sangayon ako. Bakit? Dahil nung ako po yung nasa high school pa lamang, naranasan ko po ang ROTC. At ang ROTC ay nagbibigay disiplina sa mga estudyante na kung saan nalululong, sa kung saan bisyo at hindi pagpasok nila sa eskwela. Dahil naniniwala po ako, mga kaibigan, na ang eskwelahan ay ang pangalawang tahanan ng mga kabataan na kung saan nahuhubog ang kanilang utak at ang kanilang puso at ang kanilang pagkatao. Kaya naniniwala po ako na dapat itong ipagpatuloy at sangayon po ako. Maraming salamat po. Thank you. Ang lito po, yun ang laki na sobrang. And here is your question. Sabihin na nating magaling ang pamunuan. Nararapat bang tapusin na ang mga dinastiya sa pamumuno ng ating bansa? Ulitin ko, sabihin na natin na magaling ang pamunuan. Nararapat bang tapusin na ang mga dinastiya sa pamumuno ng ating bansa? I believe it is not about political dynasty, but it is choosing the best leader who will lead this country to the best of its best. It is not the dynasty itself, it is not the family itself, it is the person itself who would sit in any position. So let us choose the best among the rest in every election that is coming to this country, because it is now or never. The Philippines have long been waiting for this country to be the best among the world. Thank you. Thank you so much, candidate. Dahil dyan, ito na po ang iyong katanungan. And here is your question. Ano sa tingin mo ang magiging kalalabasan kung gawing isang kailangang dokumento ang Philippine visa sa kahit anong dayuhang nais magpunta sa Pilipinas? Ulitin ko, ano sa tingin mo ang magiging kalalabasan
kung gawing isang kailangang dokumento ang Philippine visa sa kahit sinong dayuhan na nais magpunta sa Pilipinas. I believe maganda ang kalalabasan nito. Bakit kamo? Dahil lagi natin pakatatandaan na kung makakakuha sila ng visa sa ating bansa, then definitely, lahat ng identity nila ay makikita at malalaman natin. Bakit kamo? Kasi may ilang dayuhan na dito sa ating bansa, hindi ko po ilalahat, pero meron pong iilan na minsan nagiging kriminal. Minsan gumagawa ng hindi maganda sa ating bansa. Therefore, kung magkakaroon po ng visa sa ating bansa, then definitely maganda ho ang kilalabasan. Dahil makikita natin ang kanilang physical at higit sa lahat, identity as a human being. Thank you. Thank you so much, candidate number 3. There you go. Ano po sa tingin mo ang magiging epekto sa Pilipinas ng desisyon ni Pangulong Donald Trump na tanggalin ang pakikipag-ugnayan ng Google sa Huawei? Ulitin ko po, ano po sa tingin mo ang magiging epekto sa Pilipinas ng desisyon ni Pangulong Donald Trump na tanggalin ang pakikipag-ugnayan ng Google sa Huawei? Okay, maraming pong salamat. Hypocrisy Isaiah, ladies and gentlemen. Of course, dapat huwag na natin pakialaman yan. Mas maraming problema ang ating bansa kaysa dyan sa Huawei na yan na kailangan tanggalin ni Donald Trump ang Google. Naniniwala po ako, mga minamahal kong manonood, na mas maganda pong solusyonan ang problema ng ating bansa kaysa problema ng ibang bansa. Because I believe is what we lack most is the spirit of nationalism and self-sacrifice for the development of our nation. Thank you. Thank you so much, candidate number 8, Miss Shu. General knowledge lang sa mga pangyayari, sa mga buhay-buhay. So here is your question. Isa sa mga panawagan ngayon ang tanggalin ng mga senador sa Pilipinas. Sang-ayon ka ba dito? Ulitin ko. Isa sa mga panawagan ngayon ang tanggalin na ang mga senador sa Pilipinas. Sang-ayon ka ba dito? Well, I believe, ladies and gentlemen, that I am not in favor of it. Because always remember, ladies and gentlemen, senators have big part in our community. Isa sila sa mga nagsasagawa ng batas at tumutulong upang maipatupad ito. And I believe, ladies and gentlemen, hindi sila dapat tanggalin, bagkus dapat maging matalino lang tayo sa pagboto ng kung sino ang mga senador na inuluklok natin sa pwesto. And I thank you. Thank you so much, candidate number 4. And there you go. Sang-ayon ka ba na ang Pilipinas ay ang pang-28 pinakamalaki at pinakamalakas na ekonomiya sa buong mundo ayon sa GDP? Ulitin ko po, sang-ayon ka ba na ang Pilipinas ay ang pang-28 pinakamalaki at pinakamalakas na ekonomiya sa buong mundo ayon sa GDP? Maraming salamat. Oo naman, sang-ayon ako mga kaibigan. Bakit? Dahil ang pag-aaral na ito ay isinagawa ng mga edukadong tao. Nagkaroon sila ng survey at kinuha nila ang bawat status ng ekonomiya ng bawat bansa para maglahad ng isang impormasyon o makabulong impormasyon. But on the other hand, mahalaga ba ito? Ang GDP or Gross Domestic Power or Product ng Pilipinas ay hindi nasusukat dito kung ano ba ang nagagawa ng Pilipino. Ang buhay ng Pilipino ay para sa Pilipino at tayong lahat ay dapat isinasaisip natin kung ano ba ang bagay na mas nakakaganda sa ating bansa at sa ating kapwa. Huwag natin masyado ito ang pag-iisip natin sa mga bagay na ito. Doon tayo sa mas mga mahalagang bagay. Maraming salamat po. Thank you so much! And here we go. Ano po ang iyong opinion sa pagkapanalo ng muling halal na si Senator Bong Revilla Jr.? Ulitin ko po. Ano po ang iyong opinion sa pagkapanalo ng muling halal na senador na si Senator Bong Revilla Jr.? Thank you so much for that very timely and relevant question. I have always upheld the fact that public office holds public trust. And I think that he does not deserve a slot in the Senate. However, we cannot do anything about that anymore. Naihalal na natin siya. But this is a government of, for, and by the people. And therefore, we have the power to hold him accountable if ever he commits the same crimes and if ever he commits the same mistakes that he did before as the senator. Maraming, maraming salamat po. Thank you so much, candidate. And here you go.
Kung kaban ng bayan ang pag-uusapan, may nakalaang sapat na pondo ang Philippine Sports Commission para sa mga manlalarong Pinoy. Ngunit hanggang ngayon ay hirap tayong mag-uwi ng gintong medalya sa mga ligang pangmalakasan. Ano po ang tingin mo ang kahulangan? Ulitin ko po. Kung kaban ng bayan ang pag-uusapan, may nakalaang sapat na pondo ang Philippine Sports Commission para sa mga manlararong Pinoy. Ngunit hanggang ngayon ay hirap tayong mag-uwi ng gintong medalya sa mga ligang pangmalakasan. Ano sa tingin mo ang kahulangan? Pilipino ang katanungan, pagrespeto, Pilipino ang kasagutan. Magandang gabi po sa inyong lahat sa kahit anong ahensya. Kung walang natatanging suporta at natatanging pagtulong sa bawat nating mga Pilipinong manlalaro, kailanman hindi tayo magtatagumpay. Dahil kahit kakarampot na pondo, kung bibigyan natin ang puso at pagsuporta, dahil ang pinakamahalaga, hindi lang yung mga bagay na nahahawakan nila, ang moral na suporta na magpapaiktad pa nila, ano't-ano pa man ang bahagi, dahil ang Pilipino kailanman magwawagi yan, dahil hindi yan nagpapatalo kahit anong liga, sa kahit ano pang klase ng sports, ipaglalaban yan. Kaya unahin natin ang moral support from moral support. Everyone has the conscience, of course, to donate with all of us what time.